Marami sa inyo ang nagtatanong if okay lang ba imasahe ang iyong binte if ikaw ay nakakaranas ng pulikat, pamamanhid at tusok-tusok dulot ng nerve damage. Ang sagot niyan ay yes in majority of cases. Kaya naman sa videong ito, tuturuan kita ng apat na specific na pressure points na pwede mong gawin sa iyong bahay, sa iyong binte para maibsan ang pamamanhid at tusok-tusok dulot ng nerve damage. Ang mga pressure points na ito ay napatunayan na sa pag-aaral na epektibong nakapagbaba ng sakit at ng frequency or dalas ng pain, burning sensation, and even aludinia or hypersensitivity to touch dulot ng nerve damage. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil tuturuan din kita ng bonus pressure points if ikaw ay nakakaranas ng burning sensation at pamamanhid sa iyong paa. At for you to know if safe nga ba ang techniques na ito para sa iyo. Magandang araw po, Dr. Sherry po, Doctor of Physical Therapy, nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa inyo. With my end goal to help you po manage neuropathy symptoms as naturally as possible, tuturuan kita sa specific na pressure points na ito. Ang pain management dulot ng nerve damage, it can be challenging. Pwede kang bigyan ng iba't ibang gamot depending on the severity of your symptoms. Ang mga gamot na ito can range from over-the-counter pain relievers, opioids, and even antidepressants. Yes, antidepressants po. Just to help soothe neuropathy symptoms. However, na-share ko din sa inyo na ang mahabang pag-inom ng mga gamot na ito can have side effects sa ating katawan. Ito ang apat na specific na pressure points sa iyong binte na pwede mong gawin sa iyong bahay. Epektibo itong nakapagbaba ng pain sa mga pasyente at nakapag-taper off sa paggamit or pag-inom nila ng oral pain relievers. Now, for our first pressure point, I want you to feel a bony bump in the outer part sa iyong lower leg. Ang tawag po dyan ay iyong fibula. Isa po yan sa maliit na buto sa iyong lower leg. Now, this time, I want you to go slightly inwards. I-feel mo po. May depression or hollow ka na area na mararamdaman dyan. I want you to stimulate and massage that area gamit ang iyong thumb or your index finger. You can use circular or kneading motion. Gawin mo ito sa loob ng 30 seconds. Ang pagmasahe po sa part na ito would actually help your body release endorphins. Ano nga ba ang endorphins? Ang endorphins po, ito po ang natural na pain reliever sa ating katawan na makakatulong sa iyo para maibsan ang sakit na dulot ng pamamanhid at tusok-tusok. Nakita sa pag-aaral na epektibo ito makalower sa numbness at nakakatulong din ito sa mga pasyente na may mga pamamaga sa kanilang tuhod. Now, sa pangalawang pressure point natin, gusto kong ilocate mo ang iyong shin bone or iyong tibia. Ito po ay ang mas malaking bone sa iyong binte. Now, I want you to check your kneecap. And then, using ang apat mo na daliri, I want you to measure downwards up until you can feel a small hollow or depression sa area na yan. Ang area na yan po, it is a muscle. But I want you to stimulate that area using circular and kneading motion for 30 seconds. Ang area po na ito ay tinatawag na master point of the lower leg. And stimulating and massaging this area can help sa pamamanhid at pangangalay sa iyong binte naturally. Kung ikaw ay nakakaranas palagi ng pulikat, ang ikatatlong pressure point natin ay makakatulong talaga sa iyo. Now, to do this, I want you to locate ang iyong ankle joint. And then, using still the same apat na fingers, i-measure mo downwards. Try to locate a small hollow or depression sa area na yan. And still the same, using your thumb or your index finger, I want you to provide circular or kneading motion using moderate pressure in that area.
This will specifically target ang gastrocnemius muscle mo sa likod ng iyong binti, which is usually affected sa pulikat. Now, mind you po, this is a common symptom sa nerve damage or lower limb neuropathy. And ang gastrocnemius muscle natin, very important yan whenever you walk or ikaw ay maglalakad at if ikaw ay tatayo. Kaya naman isang common complaint din ng mga pasyente na nakakaranas ng nerve damage ay ang pangangalay at ang sakit sa binti every time they walk long distance. So stimulating and massaging this area will actually help numbness naturally. Ang ika-apat na pressure point natin ay makakatulong sa mga pasyente na nakakaranas ng pamamanhid at pangangalay sa binti dulot ng chemotherapy or chemotherapy-induced neuropathy, kung saan nakakaranas ng pamamanhid as a side effect of chemotherapy treatment po. Now to do this, I want you to locate the base of your big toe and then try to move downwards up until you feel the depression. And then using your thumb and your index finger, I want you to massage this area for 30 seconds. Makakatulong ito sa chemotherapy-induced neuropathy. Before tayo magpatuloy sa pressure point na iyong kailangan i-massage or i-stimulate, if ikaw ay nakakaranas ng burning at numbness sa iyong paa, at this point po, I would like to ask a tiny favor from you to please click the like button below if sa tingin mo nakagabay ang mga natural na techniques na ito or any videos from our channel. Also, if hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click the subscribe and the bell button below para updated ka parade sa weekly health videos natin. Now, paano naman if nakakaranas ka ng mainit na sensation at pamamanhid sa iyong paa? This can really be disturbing po, and this is a common symptom or complaint for patients who have nerve damage, especially for those who have diabetic neuropathy or ang pamamanhid dulot ng complication ng high blood sugar level. Now, to do this, I want you to massage the center of the sole of your foot. Using your thumb and index finger and using circular and kneading motion, try to massage this area for 30 seconds. Ang purpose po nito is to improve blood circulation na kailangan talaga for nerve healing to take place. Because mind you, nerve healing takes time, especially in areas sa ating katawan na malayo na sa ating puso tulad ng ating paa. Kaya naman ang pagmasahe or pag-stimulate sa area nito, it can help speed up nerve recovery. Now, ang mga techniques na ito ay natural at napakadaling gawin. Pero nakatulong ito sa ibang pasyente to taper off sa paggamit ng oral pain relievers, which in the long run can have side effects sa ating katawan. Gawin mo ang techniques na ito 2 to 3 times a week, any time po of the day. Pero ang techniques na ito po ay hindi para sa iyo if ikaw ay may pamumula, pamamaga at discoloration sa iyong binti. Especially if you have gone through surgery, because those can be symptoms po sa tinatawag natin na deep vein thrombosis, which can become fatal once po ma-dislodge ang thrombus formation sa ating lungs or sa ating baga. Hindi din para sa iyo ang mga techniques na ito if ikaw ay pregnant, because stimulating some of these pressure points can actually po induce labor. This is it for this video. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment healing in the comment section below. If may katanungan ka about sa pamamanhid or tusok-tusok, comment mo lang sa baba dahil ako'y talagang sasagot sa iyo. If gusto mo malaman ang tatlong uri ng seeds na pwede mong i-incorporate sa iyong diet to help you manage neuropathy symptoms naturally, meron tayong video dito. I-check mo ito, makakatulong ito sa iyo. If gusto mo ding malaman ang apat na sintomas na hindi mo dapat iwalang bahala sa sciatica or sa sciatic nerve pain,
We have a video here. Check mo ito. Makakagabay talaga ito sa'yo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Dr. Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. God bless you po. Hi, Dr. Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas. Available na po ang Befreeze Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica Montana Extract, which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po nito for muscle, joint, and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount 2 times a day and you can really see and feel the difference. This one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwedeng-pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try Befreeze Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.